itlog, kamote, and saba diet. Ito talaga yung diet na ginagawa ko. Kahit yung mga artists, yung mga artista, si Bea Alonso, diba? Ito rin yung sinabi niya. Hello, my Beshy! What's up? Kamusta po kayong lahat? And welcome back to my channel. And on today's vlog, my Beshy, eto na talaga. Sasabihin ko na talaga sa inyo yung totoo. Kasi alam ko, nung nag-post ako ng vlog ko, yung part 1 ng vlog ko na paano ba ako pumayat. Beshy, alam ko yung iba sa inyo, medyo nagkaroon kayo ng violent reactions at nagsabi sa inyo na, Besh, ano kailangan ko pa magpa-brace para pumayat? Like, Beshy, alam mo naman ang mahal magpa-brace. And then at the same time, ang dami rin sa inyo nagsasabi na, Besh, yung totoo, yun lang ba talaga yung ginawa mo? Like, I wanna know more. Gusto ko malaman kung paano ba yung step by step mo or paano ba yung diet mo and all that. Kaya naman mga Beshys, on today's vlog, eto na, i-reveal ko na talaga sa inyong lahat. And eto, this time, totoo na talaga to. Kasi, share ko sa inyo yung ginawa ko kung paano pa ako pumayat nang walang exercise. Kasi sabi ko nga, Beshy, ako tamad talaga ako mag-exercise. So, this time, Beshy, minus yung pagkaroon ko ng absa. Yung literal na, yung step by step lang ng diet ko and yung daily routine ko. Kaya ako pumayat from 62 kilograms to 45 kilograms. And Beshy, ito yung special diet ko, re-recommend to sa akin ng friend ko na beauty queen siya dyan and yung iba kong friends from the industry na hindi ko na i-mention kung sino sila, Beshy. Basta kung nakafollow kayo sa social media accounts ko, kilala nyo na kung sino sila. Kaya naman mga Beshy, kung ready ka na at excited ka nang malaman at i-spill ko ang the real tea kung paano ako pumayat, then just keep on watching. Ngayon naman, Beshy, share ko sa inyo yung 8 steps na ginawa ko kaya ako pumayat ng ganito. Una, I set a realistic goal. When I say realistic goal, Beshy, nag-set lang ako sa sarili ko ng goal na kung saan alam ko sa sarili ko na kaya ko siyang panindigan and then at the same time, swak sa budget ko. Kasi alam niyo naman, Beshy, ngayon, sa dinami-dami ng mga diet plans at ng mga diet foods available, Beshy, madalas, mas mahal pa yon compared sa normal na pagkain. So ako, Beshy, sabi ko, gusto kong pumapayat ako but then at the same time, nakakatipid pa rin ako. So yun, Beshy, on the very first day, ginawa ko is sinukat ko lang yung body size ko. So, ginawa ko, Besh, eto, nagsukat ako ng diameter nitong aking braso, ng aking waist, and then ng aking puson. Kasi yun talaga yung malaki sa akin. Tapos, sinulat ko siya sa notebook. And then, from there, every week, lagi kong sinusukat yung katawan ko. Para nakikita ko yung every week changes sa katawan ko. And then, at the same time, para malaman ko kung nag-work ba yung diet ko. And pang-motivate ko na rin yun para mas pumayat pa ako. Number 2 is drink a lot of water. Yes, Beshy, tubig. At wala akong ibang iniinom kung hindi tubig lang. So, ang ginagawa ko, kapag kagising na kapagkagising ko sa umaga, umiinom ako ng isang bote ng tubig. Or ang equivalent niyan is 2 glasses of water or 500 mils. And then, bago ako kumain or before meals, umiinom ako ng isang baso ng tubig or that's 250 mils of water. And then, after nun, Beshy, all throughout my day, habang nag-duty ako sa ospital, umiinom ako ng at least 1 to 2 liters of water every day aside pa dun sa iniinom ko bago ako gumising, I mean, kapag kagising ko and bago ako kumain. So, eto, Besh, yung tubig ko kapag nagtatrabaho ako sa ospital. And eto, Besh, 2 liters to and kayang-kaya ko talaga tong ubusin all throughout my shift. And alam ko yung mga katrabaho ko, nasa-shock sila. At lagi din nila akong tinatanong kung nauubos ko to. Pero, yes, Besh, nauubos ko to. And I love drinking water talaga kasi sobrang nakakatulong talaga siya sa pag-diet. So, question, Beshy, anong relationship ng pag-inom ng tubig sa pagda-diet? Like, wala namang special sa tubig. Well, Beshy, alam nyo kasi, yung katawan ng tao, itong katawan natin, it's made up of water. Like, 80% of our body is made out of water. Sobrang laki ng matutulong ng tubig sa pagda-diet natin. Kasi una, it boosts our metabolism. So, kapag kasi umiinom ka ng tubig parate, especially kapag kagising mo, na-activate kasi nito yung mga organs sa katawan natin in which napapa-function niya ng maayos yung mga organs sa katawan natin. Number 2, Beshy, is it cleanses our body, meaning nag-release nito yung toxins or body waste sa katawan natin through urination or pag-ihi or through defecation or pagdumi. Yun nga lang, Beshy, yun lang yung disadvantage kapag ganitong like ang umiinom ng tubig.
COVID. Especially ako kasi ihi rin talaga ako ng ihi. Pero okay lang yun, Beshy, kasi normal yun. And mas maganda nga yun na lagi tayong umiihi kasi yun, lumilinis yung katawan natin and yung kidneys natin. Naiiwasan niya yung pag-form ng kidney stones. Then number 3, Beshy, eto na, katulong to sa pag-diet natin kasi appetite suppressant to. Meaning nakakabusog. Kaya yun yung ginagawa ko na bago ako kumain, umiinom ako ng isang baso ng tubig. Para syempre, pagkatapos ko inumin nun, medyo feeling ko busog na ako agad at hindi na ako matitempt na kumain pa ng kumain. So question, Beshy, paano kung hindi ko bet yung tubig? Paano kung hindi ko gusto yung tubig kasi wala siyang lasa and sanay ako sa mga flavored na drinks pero kailangan ko mag-diet, anong iinumin ko? So eto, Beshy, eto, recommend ko sa inyo kasi eto rin yung ginagawa ko. So etong tubig ko na to, Beshy, meron tong secret ingredient sa loob at ang linalagay ko dito is lemon. Yes, Beshy, tama, narinig mo, lemon to. This is a lemon water. So itong 2 liters ng tubig ko, Beshy, meron tong isang buong lemon sa loob kung saan inis slice ko lang yan. Naglagay ako ng isang slice dyan. And inalis ko yung balat niyan. Kasi alam niyan, alam naman natin na yung mga fruits and veggies, kaya siya makintab kasi may mga chemicals dyan na linalagay. And alam niyan, mapakla lang kasi para sa akin yung balat. Kaya inaalis ko yung gilid. And then at the same time, the rest of the lemon, ini-squeeze ko yan. And then yung mismong juice, yun yung hinahalo ko dito sa tubig ko. Eh, bakit nga ba lemon? Kasi, Besh, alam nyo, yung lemon, it speeds up our metabolism. Napapabilis nito yung metabolism din natin. Meaning, mas natutunawan tayo ng maayos. And then, at the same time, it's a good source of antioxidants and a good source of vitamin C. Meaning, Beshy, nakakaganda rin talaga siya sa balat. Kaya, Beshy, I would suggest na uminom kayo ng lemon water kung hindi nyo bet na uminom ng simple water. Ngayon, Beshy, question. And eto, question din to ng Beshy natin na si Jay Reyes. Kasi alam ko, nung sa unang vlog ko, yun talaga yung tanong niya. And inaabangan niya to na sagutin ko tong question niya. So, ang tanong niya sa akin, Beshy, is, hindi ba masama ang lemon kasi acidic siya? Kasi alam nyo, citrus fruit yung lemon eh. Yes, Beshy, tama nga yung sinabi mo. Acidic nga siya kasi citrus fruit siya. Kaya naman, wag na wag mo siyang iinumin ng concentrated. Especially kung may problema kayo sa tiyan nyo. Kaya always consult with your doctor bago nyo gawin to. And kung alam nyo namang wala kayong problema sa tiyan nyo, then I think you'll be fine. Pero Beshy, what I would suggest, and ito talaga yung ginagawa ko, is i-dilute nyo siya sa tubig. Meaning, ihalo nyo siya sa tubig. So, kagaya nitong tubigan ko, itong 2 liters of water, may nakalagay itong isang lemon. And eto, Besh, kasi kapag dinidilute mo siya sa tubig, imbis na nagiging acidic siya, nagiging alkaline siya. Meaning, Beshy, kapag ininom mo to as lemon water, nagkakaroon to ng alkalinizing effect sa katawan natin na kung saan nanoneutralize nito yung acidity level and at the same time, napapabilis nito yung metabolism mo. Number 3 is stop drinking milk tea, soft drinks, and sugar drinks. And Beshy, you really have to stop drinking that one kasi they are very high in calories and high in sugar. And especially yung milk tea, Beshy, alam naman natin, yan din talaga yung trend ngayon, especially dyan sa Pilipinas, like from Korean-based milk tea, from Taiwan, Hong Kong, like lahat na ata ng klase ng milk tea meron dyan sa Pilipinas. And Beshy, alam ko na rank din tayong mga Pinoy as second highest bubble tea drinker sa Southeast Asia. In which, Beshy, to be honest with you, it's not something to be proud of. Actually, dapat ikabahala nga natin yon kasi meaning, Beshy, kung top 2 tayo sa highest drinker ng bubble tea, Besh, ibig sabihin mataas na rin yung probability na marami nang magiging diabetic dyan sa Pilipinas. Tayo mga Pinoy, mataas yung chance natin na maging diabetic. Kasi kung hindi mo pa alam, Beshy, according to research, yung milk tea, mas marami pa actually siyang hidden sugar content compared dun sa mga soft drinks or fruit juices. Kasi, Besh, aside from the drink itself, yung mga toppings, especially mga toppings, yung mga boba, yung mga pearls na ganyan, Besh, yun, napakaraming sugar nun. Actually, kapag mas matamis yung sago,
mas nakakatakot siya kasi meaning mas maraming brown sugar na nakahalo doon and mas matagal siyang nakababad sa brown sugar. Number 4 is drink green tea. And eto beshi, sa lahat ng tea, eto talaga dapat yung iniinom mo kung gusto mong magpapayat kasi they are very rich in antioxidants and then at the same time, sobrang napapabilis nito yung metabolism natin. And yung best green tea talaga na dapat nating iniinom is yung matcha tea ng Japan. Kasi yun, beshi, sila talaga yung may pinakamaraming source or most abundant source of antioxidants. Na kung saan, beshi, yung mga antioxidants na re-release niya yung mga toxins sa katawan natin. And then at the same time, napapaganda rin ito yung skin natin. Kaya kung napapansin nyo, beshi, diba, yung mga Japanese, sobrang papayat nila and sobrang gaganda rin talaga nung skin nila. Sobrang kinis nila. And kung nakapunta ka sa Japan, beshi, lahat ng restaurants nagsaserve talaga ng matcha. Fine dining man yan or mapa cafe, actually kahit sa dessert naglalagay sila ng matcha tea kasi beshi, sobrang healthy niyan and good talaga yan sa katawan natin. Number 5 is practice no rice diet. Oh, yes beshi, no. Rice kanin besh, kung gusto mo pumayat, alam mo besh, huwag ka nang magkanin kasi yung kanin talaga, yan talaga yung nakakataba sa atin, especially sa ating mga Pinoy. And ako talaga, yan din talaga yung number one cause kaya ako tumaba kasi kakakain ko ng kanin. And beshi, alam ko sobrang hirap mag-alis ng pagkain ng kanin sa sistema natin. And ako, it really took me 2 weeks bago ko talaga siya totally na naalis. And I would suggest din talaga na dahan-dahan lang, huwag yung bigla na, oy, diet ako, hindi na ako magkakanin. Kasi besh, trust me, mangangatog ka, manginginig ka kasi hahanapin ang katawan mo yung kanin. Although, I must say na kahit papaano nagkakaroon din ako ng cheat day ko na kung saan kumakain ako ng kanin. Pero yung kanin ko, very limited lang yon, as in half cup lang. And kinakain ko lang yon kapag umaattend ako ng party kasi syempre, nahihiya naman ako kapag inoferan ako nung nagpa-party ng pagkain, hindi ko siya kakainin. Pero yan, sobrang limited lang. So siguro kumakain ako ng kanin mga once or twice a month lang. Number 6 is count your calories. Especially for females, it's 1,200 calories. And for males, it's 1,500 calories. And alam ko, beshi, kung kagaya nyo ako, tamad kayo sa magbilang, ayaw nyo ng numbers, at sobrang naman talaga nakakatamad, beshi. Pero alam nyo yun, pag gusto mong mag-diet at gusto mong pumayat, kailangan strict ka sa caloric intake mo. And sa totoo lang ngayon, hindi na rin naman talaga mahirap na sunod yung normal caloric intake na yan. Kasi ang dami ng mga diet apps ngayon na pwede mong ma-download na kung saan pwede mong kayahin yung mga diet meal, yung mga diet plan, and then at the same time, marami na rin dyan nag-offer sa Pilipinas ng mga yung mga dietitian na kung saan yun yung business na pwede kang umorder ng meal, and then they will deliver the food to you for the whole day. Like, sobrang dali na lang din talagang i-follow niyang normal daily caloric intake. Number 7 is itlog, kamote, and saba diet. And eto besh, itong 3 power foods na to, eto talaga yung diet na ginagawa ko at eto lang din yung kinakain ko all throughout my diet journey. So eto besh, yung sikreto ko na kung saan shinare to ng aking beauty queen na friend. So, hindi ko na i-mention kung sino siya. Pero, kilala nyo naman yan kasi nasa social media account ko siya. Pero yun, beshi, eto, kahit yung mga artists, yung mga artista, si Bea Alonso, diba, eto rin yung sinabi niya. And, beshi, etong itlog, kamote, saba, diet. Medyo ingat lang din kayo kung diabetic kayo kasi it's not recommended for you kasi they are very high in starch. So, bago nyo gawin tong diet na to, please consult your doctor. Bakit nga ba itlog, kamote, and saba diet? Yung kamote kasi, isang kamote is equals to 120 grams which contains 112 calories only. They are very high in dietary fiber, meaning yung fiber kasi it helps you feel fuller and prevents you from overeating. Itong mga kamote, they are very slow burning sa katawan natin. Kumbaga, mabigat siya sa tiyan, but then at the same time, mababa yung calories niya and matagal bago siya matunaw sa katawan natin. Sobrang nakakabusog siya. Para naman sa itlog, it is low in
carb, low calories, and high in protein. And alam naman natin, Beshy, diba, yung mga high protein foods, they are good for the diet kasi it reduces appetite and sobrang nakakabusog to. And I would suggest for you is kumain kayo ng boiled eggs, yung mga nilagang itlog, kasi sobrang ganda noon sa pagda-diet. Although, kung tatanungin niyo ako kung yung kakainin niyo yung white part or yung yellow part, sa totoo lang, Beshy, kung hindi naman kayo nagba-bodybuilding, Beshy, kainin niyo na lang yan parehas kasi wag na kayo magsayang ng pagkain. Parehas lang naman yun. Basta, ilimit niyo lang yung egg intake niyo. And yung limit lang din talaga sa pagkain ng itlog is 2 eggs per day kasi, Beshy, kapag nasobrahan ka, nakaka-constipate din talaga to. Para naman sa saba or banana plantain, they are low in calorie, high fiber, high in potassium, and helps lower your cholesterol levels, in which it keeps our heart functioning as it best. Meaning, Beshy, it is good for the heart. So, question, Beshy, bakit saba? Bakit banana plantain? Bakit hindi yung mga dessert bananas, yung mga lakatan, yung mga senorita? Bakit hindi yun yung kinakain mo for diet? Well, Beshy, it's as simple as this. Yung mga banana plantains or saba kasi, Beshy, they are less sweet. So, hindi sila ganun katamis compared sa dessert bananas. And then, at the same time, Beshy, it contains a lot of vitamins and minerals na kung saan, Beshy, sobrang nakakatulong to para sa diet natin. Paano ko nga ba ini-incorporate itong aking itlog, kamote, and saba diet sa aking daily meal? Ang ginagawa ko, Beshy, is sa breakfast, is kumakain ako ng isang egg and isang kamote, and then umiinom ako ng green tea. Then sa lunch naman, kumakain ako ng dalawang kamote, and then kumakain lang din ako ng chicken breast or ng fish. Then sa dinner naman, kumakain ako ng dalawang saba, and then kumakain lang din ako ng gulay. Yun lang yung ginagawa ko for 2 months talaga ng aking strict diet. And sinasabi ko sa inyo, sobrang makikita nyo talaga yung difference kapag yun lang yung pinakain nyo. Although, I must say, Beshy, para sa aking last and number 8 na tip sa inyo sa pagda-diet. Kasi alam ko naman, Beshy, diba, hindi porket nagda-diet tayo, eh tumitigil ang ating menstruation. Especially for us females. And alam naman natin, nag-PMS tayo, Beshy. Nagkakaroon tayo ng cravings. And kahit pa paano, hinahanap ng katawan natin ang dessert. And sa dessert lang talaga na kinakain ko, Beshy. And eto, I would really recommend sa inyo na gawin nyo to at kainin nyo to kapag ganito nagde-dessert kayo is, Beshy, kumain lang kayo ng dark choco. Choco? Nakakala ko yung choco. Pero eto, Beshy, yung kinakain ko lang din talaga. And as much as possible, the higher the percentage ng dark chocolate, the better. Kasi, Beshy, eto, it's less sweet and yung cacao talaga, yan, ano, sobrang maganda rin talaga yun sa pagda-diet. Any brand will do, okay? Pero kung wala kang pambili ng dark chocolate, Beshy apple. Apple, yun yung kainin mo as dessert. And sobrang nakakabusog yun. And then, sobrang healthy din yun. And kung wala kayong apple, Beshy, kumain lang kayo ng fruits. Pero, wag na wag kayong kakain ng watermelon kasi watermelon is very high in sugar. So, Besh, ang dessert lang talaga masasuggest ko sa inyo is dark chocolate or apple. So, there you have it, my Beshies. Ayan lang lahat ng ginawa ko for 2 months. Kaya ako na-reach yung 45 kilos. Although, Beshy, ngayon medyo tumaba ako, nag-gain ako ng 2 more kilos kasi, Besh, sabi na aking hubby, eh masyado daw ako mapayat. So, medyo kailangan ko magkalaman. So, right now, I'm 47 kilos. Pero, okay pa rin naman, diba? So, yun, Beshy, I really hope na kahit pa paano, marami kang natutunan dito sa vlog ko. And, kung meron ka pang ibang questions or additional diet tips for me, just go ahead, comment mo yan sa comment section below. Mag-chikahan tayo dyan. And, huwag ka mag-alala, Beshy, kasi marami pa akong upcoming vlogs about my weight loss journey or about my diet or all that stuff. So, wag ka mag-alala, Beshy, I got your back. But, yeah, my Beshy, if you like this video, just give me a thumbs up. If you have some comments or suggestions, just comment down below. And please don't forget to click that subscribe button down there to get updated with my vlogs. Once again, my Beshy, spread the love and positivity. God bless us all, and I'll see you on my next vlog. Mwah!